Kai Soto, latest updates sa Australia. Kai Soto kasama sa mga Adelaide players na nagpartisipa para sa isang basketball clinic, at Lebron Lopez kasado na papuntang Amerika para makasama sa training camp ng Overtime Elite League. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito, mga ka-hoops. So patuloy na nga ang pagpapartisipa ng ating pambato na si Kai Soto sa mga activities ng koponan nito sa NBL ng Australia na Adelaide 36ers. Maliban sa mga series of trainings and workouts na pagdadaanan ni Kai sa Adelaide, ay kasama din ito sa ilang mga basketball clinics na inilunsad ng koponan para sa mga fans ng mga ito. At itong linggo nga ay tungo ang koponan ng Sixers kasama si Kai para sa isang basketball clinic para sa mga batang manlalaro. Dito ay makikita na kasama si Kai ng ilang mga kilalang pangalan sa kanilang koponan, tulad na lamang ni Isaac Humphries, Mojave King at Daniel Johnson. Dito naman ay makikita ang masayang pagtuturo ni Kai ng ilang mga drills sa mga bata. Tandaan na isa sa mga goal ni Kai ay makapagbahagi ng kaalaman sa basketball sa mga susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Sa katunayan nga nito ay isa yan sa mga dahilan kung bakit naitayo ang Kaiju Academy ni Kai sa Amerika. Kaya di na nakapagtataka na isa sa mga kilala at malapit sa mga young Australian basketball fans si Kai. Sa kasalukuyan ay balik-ensayo na ang buong koponan ng Adelaide para makabuo pa ng solidong chemistry sa mga nalalabing araw ng mga ito bago sumabak sa bagong season ng NBL. Samantala, sa kabilang dako ng ating balita, Lebron Lopez kasado na para makasama sa training camp na magiging pro team nito sa US na Overtime Elite League OOTE. Nitong nakalipas na linggo ay nagsimula nang i-assemble ng overtime ang ilan sa mga available members ng kanilang binubuong koponan na OTE. Nagsagawa na nga sila ng mga jersey reveal at photoshoot sa mga malalaro, at matapos ang ilang media day activities ay tumungo na ang buong squad sa isang training camp. Gaya nga ng nakasad sa unang anunsyo ng overtime, ay bibigay sa mga batang malalaro ang taas na level of trainings and workouts upang mai-convert sa mga tunay na pro players ang kanilang mga na-recruit na mga manlalaro. Sabi pa nga sa ilang mga reports ay pang NBA level of trainings daw talaga ang asaan ng mga manlalaro na ipuprovide ng OTE para sa kanila. Pero sa series of trainings nga na inilabas ng OTE official Instagram account ay maraming nagtatanong kung bakit wala o hindi kasama ang ating kababayan na si Lebron Lopez. Well, gaya nga ng sabi ko, mga ka-hoops, ay ang mga available na mga young players at mga manlalarong mabilis makabiyahe muna ang nakasama sa jersey reveal at training camp na ito ng OTE. Medyo may kalayuan, at dahil na nga rin siguro sa dumadaming kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa, kung bakit nagkaroon ng delay sa paglipad ni Lopez patungong Amerika. Pero sa latest post ni Lopez sa kanyang official IG account ay nagbanggit ito ng isang caption na almost OTE, meaning konting panahon na lamang ang ating inihintay upang makita natin ito sa kampo ng OTE. Sa dalawang video na ito ay pinakita ni Lopez ang kanyang mataas na athleticism na kayang tapatan ng athleticism ng mga magiging kakampi nito sa Overtime Elite League. Kaya abangan lang dito sa ating channel ang mga susunod na update para kay Lebron Lopez at sa pagsali nito sa Overtime Elite League sa Amerika, mga ka-hoops.